Tapos na ang cooking show sa kamera para ipasa ang panukalang batas na layong tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Ano naman kaya ang masasabi ng mga abogado nito? Well, aramin natin yan sa balitang ihatid ni MJ Mondihar. Tulad ng inaasahan, inaprubahan sa kamera ang panukalang batas na layong tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Ang score, 284 ang pabor, 4 ang hindi at 4 ang hindi bumoto. Ngunit ayon sa legal team ng SMNI, matagal nang luto ang panukalang revocation. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, isa sa mga abogado ng network, sa unang committee hearing pa lang ay halatang cooking show ito. Paliwanag niya, revocation talaga ang pakay ng pagdinig at hindi para bigyan ng patas na laban ng network. At tila, minamadali ang approval nito mula sa committee level hanggang sa plenaryo. After nila magbotohan, wala pang 5 minuto, may committee report na. Ang bilis, ibig sabihin, prepared yung na. Mga hearing-hearing, boro-boro yun, pero may desisyon na pala. Nagpadala ng position paper ang SMNI sa mahigit 60 kongresisang miyembro ng Legislative Franchises Panel. May commitment naman ng komite ayon kay Tolentino na basahin ang position paper. Pero, sabi nila na yung position paper, basahin daw nila sa plenary. Unfortunately, walang nangyaring pagbabasa. Hindi nila binabasa yung position paper natin sa second reading, sa even the third reading. Kahit ordinaryong mamamayan, may iintindihan ang paliwanag ng SMNI sa position paper na binabanggit ni Tolentino. Nakapaloob dyan ang simpleng sagot sa 4 na violation na ipinipilit ng kamera na ipahid sa network. May indefinite suspension ngayon ng National Telecommunications Commission laban sa operasyon ng SMNI sa free TV and radio. Yan ang dahilan kung bakit tayo unavailable sa ngayon sa analog and digital TV maging sa AM radio. Pero kuha pa rin naman ng SMNI sa daan-daang independent cable operators nationwide, pati na sa iba't ibang social media avenues. Sa kabila nito, nakumpirma naman ng network na hindi press freedom ang issue ng SMNI franchise revocation. Malinaw na politika, lalot ang SMNI ang sounding board ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo na pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan hanggang ngayon. May nakausap ako mga officials ng NTC, even the congressman, na humingi ng tawad niya sa akin yung isang congressman, sabi nila, Attorney Mark, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Ibig sabihin, may hindi talaga sila nag-base sa evidence. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.